phone projector ba ang hanap nyo? Itong mini projector na to guys ay napakamura lang, diba? Sa murang halaga, meron ka ng pang sine. So huwag na natin patagalin, tara pag-usapan natin to. Yo, what's up guys? I'm Relly Guzman. Welcome back to my YouTube channel. So ngayon may re-review na naman tayo na panibagong gadget. Pero sa ngayon iba naman, hindi na smartphone, kundi itong ating mini projector na nagkakahalaga lang ng 1,000 plus sa TikTok shop. So, tingnan natin kung sulit ba to. So, huwag natin patagalin pa. Without further ado, let's get started. Okay guys, ang nagusto ko sa projector na to guys is maliit lang siya. Maliit lang siya, pero yung mismong size ng screen nito is aabot ng 110 inches. Yung kanyang mismong pinoproject na screen. Ngayon, maganda rito, maliit lang siya, pero malaki, hanggang 110 inches yung screen na pwede mong mapanooran dito. So good siyan para sa kanitong presyo, di ba? Okay guys, so i-unbox na natin. So, maganda dito guys, no? Ang lit lang niya talaga. Actually talaga na-unbox ko na to kahapon. Na-testing ko na rin siya. Pero gusto ko lang syempre ipakita sa inyo yung mismong laman ng box. So ayan, yung mismong laman ng kanyang box. Ayan, syempre yung kanyang mini projector. Ang lit niya guys, no? Lit lang niya. So ang lit lang niya. Tapos syempre yung kasama niyang charger. Ayan, yung kanyang charger, at syempre may kasamang remote. So may kasama na rin siyang remote, at pero yung remote niya guys walang battery, pero kayo na lang bahala maglagay. At syempre yung user manual, ayan, napadali lang sundan yan guys. Okay, so ito yung mismong projector guys, kita yung napakaliit lang niya. Ayan, so sa taas yan, dito yung mga pindutan niya. Ayan, dito yung mga pindutan niya, yung power on and off switch. Ayan, so yung iba, ito yung mga parang mga select item, back, forward, ayan, then menu. So meron naman siyang remote, so kung gusto mong remote, pwedeng rin mang remote ang gamitin mo. Pero ako kasi mas madalas ito na lang yung ginagamit ko, mas madali na siya pag ganyan. And then syempre sa likod, andito yung mga speaker, may audio jack din siya. Oh, hindi ko lang kung audio jack yan or ito yung parang pag ginorek mo sa speaker, pwede mo na siyang i-connect dito, parang jack na yan. Tapos USB, kung saan mas madalas ang gamitin talaga USB dito. Sa kanan, ayan, yung kanyang charger is hindi pa siya type C, no? Yung parang lumang charger pa siya. And then, dito naman yung saksakan ng charger. So, ayan. Napakakit ang design niya, guys. Napaka-liit lang, as you can see. Testing natin mamaya, napakaganda ng quality nitong video nito. At ang maganda sa projector na to, guys, syempre, smart projector na to. So, pwede mo siyang connect sa Wi-Fi. Basta sure nyo, make sure nyo lang na nakakonect yung cellphone mo at yung projector na to sa inyong mismong Wi-Fi. So, pareho na siyang nakakonect, mapapagana nyo na siya agad-agad. Pwede siyang by cast or kaya naman mirror, screen mirror. Meron naman siyang na-download na app, yung kinatawag na. Meron siyang separate na na-download na app for Android, meron din for iOS. So, yan guys, na nabuksan ko na. So, huwag nyo na lang pansinin yung papel kasi hindi siya pantay sa pader. Yan. So, medyo nilagyan ko lang ng katang ng konti. So, ayan, pakita ko na sa inyo. Iyan, oh. Yun, oh. Ang ganda ng quality niya, guys, no? Para sa presyo niya na 1,000 plus lang na projector. So, pwedeng-pwede na siya, no? So, ayan, mamimili ka kung anong trip mo dyan. Kung sa screen or pa media nyo sa USB. So, gagamitan ko muna ng remote, guys, no? So, ayan. So, pakita ko lang sa inyo. Ayan. So, kung nara itong sa same screen naman, guys. Ayan, pag tinalik mo yan, ayan, may Wirecast, AirPlay, Miracast. Itong AirPlay sa Miracast, ito yung pwede mong i-download sa, kunwari, iPhone ang gamit mo, or kaya naman, Android, Miracast yung download mo. So, ito namang Wirecast, guys, pwede mo siyang i-connect sa iyong cellphone. Kunwari, nakakonect sa cellphone mo itong projector. So, meron kang i-download na app dito, or parang meron siyang site na pupuntahan para ma-download mo yung app na pwede mong ipang-connect dito sa projector. So, madali lang siya. So, yan, di ba? So, punta muna tayo sa ayan, sa home screen ulit. So, ayan. Set up. Ito guys, pwede mo siyang i-connect sa Wi-Fi. Ayan. So, pero nakonect mo na ito sa Wi-Fi namin, no? So, ayan, nakonect mo na siya sa Wi-Fi. So, madali lang naman siyang i-set din. So, ayan. Napakarami niya pang settings, language settings, kung gusto mong baguhin. Ayan. Pero ngayon guys, para mapakita ko lang sa inyo yung video quality niya or yung quality ng itong projector na to is sa USB muna para mas madali kasi isang salpakan lang maririd na niya yung USB mo, diba? So ayan, punta lang kay sa media. Ayan, syempre, diba? Pwede mo nga rin makita yung mga photos mo dito eh. Pero syempre, sa movies muna tayo. So ayan, kita nyo andyan yung aking USB, Rael. So ito yung mga movies ko palang na-download pa lang naman, no? So try natin, diba? Yun, diba? So napakadali lang, kadali guys.
Para sa akin, mas trip ko pa nga mag-download sa USB para mas madali. So, ayan, wait lang guys ha. So, di ba? Pwede na siya, no guys, para sa kanyang presyuhan, no? At ayun nga guys, no, hanggang 1080p lang itong projector na to. Pero para sa akin, sapat na naman na yung quality niya para sa presyo niya, siyempre. Hindi na ako magre-reklamo dyan. At suggest ko lang sa inyo, is i-connect nyo na lang sa speaker nyo, or kung may malaki kayong speaker dyan, i-connect nyo na lang guys, dahil hindi ganun kalakasan yung built-in na speaker dito. So mas maganda yan, mas para talagang nasa sinehan kayo na kung ganito nakalaki yung screen tapos nakakonect pa sa speaker, diba? So para sa akin, sulit na to talaga. Siyempre, ang maganda dito guys is hindi lang siya for movies, di ba? Pwede mo siyang magamit for video presentation, di ba? So, very useful siya, pwede mo siyang magamit sa video presentation kung sakaling ikaw ay nag-aaral or sa opisina, di ba? At na-adjust din yung kanyang mismong lens, depende sa linaw niya guys, depende sa layo or lapit ng mismong screen. Overall guys, ang masasabi ko sa mini projector na to guys is 10 out of 10 dahil sobrang sulit niya. Napakaliit lang nito pero napakalaki nung screen na napoproject niya. So may enjoy nyo talaga manood ng movies dito. At saka mas mura din talaga to guys kumpara sa mga projector na nasa market ngayon. At syempre guys, kung nagustuhan mo tong video na to, give it a thumbs up at huwag mo kalimutan mag-subscribe. Peace!